Magandang gabi sa inyong lahat at ako'y nagpapasalamat na kahit ulan ngayong gabi ay marami pa rin tayo. Pero bago tayo dadako sa ating pag-aaral ngayong gabi, ay yuyuko tayo sa isang panalangin. Aming dakilang Diyos, Ama naming banal, kinikilala namin, Ama, ang inyong kapangyarihan, lalo't na sa pagkakataong ganito na aming pag-aralan muli ang inyong banal na salita. Lalapit kami, Ama, muli sa inyong trono upang humingi kami ng kapangyarihan na nagmula sa inyo, sapagkat ang aming tatalakayin ngayon ay isang revelasyon sa misteryo sa isang babae na nakasakay sa hayop. At aming pinapanalangin, Ama, na muli ninyong pangasiwaan ngayong gabi ang aming pag-aaral. Aming hinihiling na inyo kaming pagpapalain, inyo kaming bigyan ng kapangyarihan na amin itong may proclaim sa buong sanlibutan, ang misteryo sa harlot sa Revelation 13. At aming hinihiling, Panginoon, na inyo ding pagpapalain lahat na naririto, lahat ng nanonood sa YouTube, lalo na sa nagsubaybay sa mga bawat kapitulo na aming tinatalakay. At aming hinihiling na nawa maranasan namin ang inyong kapangyarihan at aming hinihiling na lukuban muli kami. Thank you.
Thank you.
husband, no? Of a woman. Now, this is a great mystery. Sabi ni Thank you.
Thank you.
Gracias.
natural support. Wow! Ito ay nagmula sa pag-alisip. Dala, binigay sa Katoliko, tinuturo, tinanggap na Kristiyanuhan. Pero ang Sabat na Saturday Patriarch ba ngayon? Hindi. Only the true church nag-present sa Sunday about Sabat. And we are very few, but we are fortunate. Sabi ng Panginoon, magalak kayo, mga kunting kawan, sapagkat kinalulugdan ng Diyos ang pagbigay sa inyo ng kamulian. Bagamat ang mga Sabbath keepers sa buong mundo napakalit, pero huwag tayong malungkot sapagkat kinalulugdan ng ating Ama na ibibigay ang kanyang kamulian. Now the woman was arrayed in full gold and scarlet and adorned with gold and precious stones and pearls, having in her hand a golden cup full of abomination and filthiness of their fornication. But magpagit ng cup of wine that is still signified to this thing, doctrine. Lahat mga doktrina na turo ng Iglesia, mga katuruan niya, na tinatanggap ng buong mundo. Signifies the wine. At kung tatanggapin mo yung turo niya, nakatalasin. Hindi na matuwid ang iyong pag-iisip. Kaya nga, maraming mga religion pinaglaban pa rin nila yung sacredness sa Biblia kahit walang pambabasa na galing sa utos ng Panginoon. Maraming mga tao na ang pasihan nila sa pagpili ng simbahan dahil ito'y maganda. Makapansin ninyo, maghanap kayo ng simbahan ng pag mayroong worship, kinakasulit niya. Sulit niya ang kanilang pagsamba. At kung titignan nila yung kanyang music, ay napakaganda ang pakinggan. Wala na sa Catholic Church. No? Pag tingnan ninyo ang kanilang simbahan, pagbago kayo sa loob, napakaganda. Pero pagamat ganun ang inyong observation ng inyong basihan, na yan ay tunay na iglesia. Katulad nito, nang tinignan ni Juan ang iglesia nito, na arid with purple and scarlet, adorned with gold, precious stones, pearl, having in her hand a golden cup. Mapapansin niyo, napakaganda. Tignan. Maraming mga tao nagkakamali ng pagpili ng iglesia sa takal, tinitingnan nila ang outward. Pero hindi nila tinignan ang teaching kung ito ay scriptural. No? Kaya nga, mag-ingat tayo. Sabi niya, here is the mind which has wisdom. The seven hills are seven mountains on which the woman sits. Ating pag-alala, natutunan na natin yung 1 to 8. Ating pag-alala ang 9 to 11. Ang angel na nagpakita kay Juan sa pangitan nito patungkol sa babae, sabi niya, no? Kailangan dito ang unawa. No? Has wisdom. Here is mind in the mind which has wisdom, the seven hills and the seven mountains on which the woman sits. At itinignan natin. There are also seven kings. Yung mountains, seven mountains, ano yung signifies niya? Signifies seven kings. Five have fallen. One is, and the other has not yet come. And when he comes, he must continue as your time. Tama ba? Dito, ipapaliwanag ko ito ng maayos para maintindihan natin. Sabi niya dito, ang pitong ulo o pitong mountains ay pitong mga hari. No? Ang lima dito ay bumagsak na. Ang lima daw na hari bumagsak na. Ang isa, the other has yet to come. So, mapapansin, ilan itong mountains, ilang hari? Tandaan niyo, pito. Ang lima, bumagsak na. Ang isa sa ngayon, at ang isa darating. At pagdarating niya in actual time. Ating titignan ang 11. The beast that was and is not is himself also the
an eighth to the seven, an eighth of the seven, and is going to perdition. Nakuha ka ba ninyo ang palimanin? No, nalilito na kayo. No? Una na single. Sabi dito. No, mapapansin ninyo, ito yun, bumagsak ng isa, at itong isa ngayon, at ang isa darating, pagdating niya, kaunting na lang. Pero sa 11, nakakalito na, no? Sabi niya dito, the beast that was, yung nakaraan, and is not, is himself also the same, and is of the seven, and is going to perdition. No? Kaya sabi ng Biblia, kailangan dito ang unawa. No? Kailangan dito ang wisdom to identify this beast. Napapansin ninyo ang chapter 17 at saka chapter 18 pa rin mo. Na dito ang kaunungan. Kailangan we, and this evening, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Patuloy niyang binibigay yung pangangailangan ko. Paano ko kayong matuturuan ngayong gabi? No, sabi niya, kailangan dito ang kaunungan. I-identify natin ito. No, paano ba natin itindihin ang aklat ng Apokalipsis na sa ating pag-interpret ang Apokalipsis 17, hindi tayo magkakamali. No? Babalik tayo, kailangan makuha natin ang tamang prinsipyo paano natin kilalanin ang hayop na ito, yung mountain na ito. Ating pag-aralan ulit. No? Titingnan natin kung sa ating uwan nakikita ang pagitan. Kung hindi natin makikita si Juan saan siya naroon, magkakamali tayo sa pagbilang ng mga yung mga halin. No, kailangan magiging ang Panginoon dito na kailangan siya na tatino. Kailangan magpakatalino tayo paano natin i-identify yung mga halin. No, nakukuha ninyo, kailangan dito ang kamunungan. No, kasi yung hayop that was, that is not, he will come, at pagbalik niya, ikaw ano siya, and he is one of the seven. Now, kaya ating titignan dito, pag babasahin natin, ating titignan dito sa propesya nito, saan pa naroon si Juan. At kung malaman natin kung saan natin naroon si Juan, ating makikita kung saan naroon si Juan, at doon na natin i-interpret, paano natin i-interpret ang mga hari. For example, sa verse 3, so he carried me away into the spirit and to the wilderness. So saan si Juan? Sinabi na nga ngayon, halikap, dinalak niya sa espiritu sa lugar ng wilderness. At malaking bagay ito, paano natin ma-interpret ito? He was then, and I saw a woman sitting on a scarlet beast, which was full of names of blasphemy, having the seven years and ten horns. Kasi ang propeta, minsan kung ipapaliwanag ko konti, ang isang propeta ng Panginoon, kapag makakita sila ng vision, pagdadalhin sila sa isang pangitain, ang ibig sabihin niya, dadalhin sila sa isang kapanahonan na hindi nila panahon. Kasi pag i-interpret natin ang 17, tapos ilalagay natin si Juan doon sa Patmos, malaking problema. No? For example, pag i-interpret natin yung paano natin kilalanin yung hayop na ika-anim at ika-pito, tapos ilalagay natin si Juan doon sa island of Patmos, hindi natin makukuha ang tamang formula sa interpretation. Kailangan ilagay natin si Juan sa Asia, dinalanan ang hayop. At doon natin tingnan ano yung kaharian kung saan nandiyo doon si Juan. Nakukuha niya? Okay, ating balikan na lang. Saan si Juan sa pangitain? Nagtungon siya sa wilderness. The beast that you saw was ang hayop na nakita mo na sinakyan ng babae was no, hindi na siya is, hindi na siya in the future. Sabi niya, the beast that you saw was and is not and will ascend out to the bottomless pit and go to perdition. Sabi niya, ang hayop na nakita mo na sinakyan ng babae, yun yung was. No, sabi niya,
ang isnat. Kasi yung lugar na kung saan tinasa siya sa Espiritu, may hari din. Pero, isnat. Yung hari na nakita mo, isnat. And itong ruas will ascend out of the bottomless again. Pero, to perfection. Unti-unti na bang nagiging malinaw sa inyo? Ibig sabihin, itong ruas na sinakyan ng babae will arise again from the second time for perfection. Nakukuha niya? O? Dandaanin natin. Babalikan natin sa inyo. And those who dwell on the earth will marvel those whose names are not written in the book of life from the foundation of the world. Katulad siya doon sa Apocalypse 30. Ang lahat ng kadalangan sa lupa na mahal sa hayop at yung mga pangalan ng mga taong na mahal sa hayop ay hindi nakasulat sa aklat na buhay ka. Sabi niya dito, when this thing of it that was and is not and yet nababasa ka, medyo mahirap ka, pero alam niya, isimplified natin yan. Tapos dito, isimplified natin, paano natin maintindihan. Ang hayop na nakita ni Juan, at ang sabi sa Biblia, was. No? Was not. Na, itong hayop, ito yung lugar na kung saan si Juan sa wilderness. Itong hayop na kung saan, dito ka sa wilderness, is not. No? Pero, yet is future, mayroong past, present, at saka future. Nagawin natin titignan, no? Here is the mind which has wisdom. Kailangan dito ang kaunungan. Kailangan unawain ito. The seven hills and seven mountains on which the woman sits. There are also seven kings, no? Magpapansin natin. Seven king yan, five have fallen, one is, and the other has not yet come. Kasi pito lang yan na, five fallen, one is, and the other one has not yet come. And when he comes, he must continue for a short time. Mapapansin ninyo, dito titignan natin, ano ba itong limang hari na bumagsak na? Okay? Mayroon? Kung mayroong hari na bumagsak, we have to identify these five kingdoms, five kings. At kung malaman natin yan, ating hanapin, saan ba nakalagay si Juan? Dito nakalagay siya, ano? Si Juan sa pinakahuli, sa baba. Ating titingnan, ang limang hari na bumagsak, babalik tayo doon sa Daniel, kasi ang Daniel at sa Apocalypsis, magkatuwang yan na mga prophecy book. So, ang limang hari na bumagsak, ang unang hari, Babylon, Medo-Persia, Grecia, Rome, at saka Papal, Rome. Ilan na sila? Lima. Ito yung hari, sabi niya, itong hari at the seven mountains at the seven kings. Ang lima, bumagsak na. Kaya nga sinabi niya, yung hayop na sinasakyan yung babae, was. No? At, sabi niya, yung kung saan nandoon si Juan, saan ba naroon si Juan na nakita niya ang pangitain? Sa wilderness. Anong hari ang naroon sa wilderness? It is amazing. Sino ba dahilan, sino ba responsable na ang papasin na sugapo? Ang Pransya. Ano ang pinopromote ng Pransya nung nasugatan ang papasin? Ang pinopromote ng Pransya yung atheism. Yung kanilang kalis o reason. Kaya, kung pinutusan ni Napoleon Bonaparte ang papa na humulihin, kasi hindi sila naniniwala sa Christianity, hindi sila naniniwala sa Diyos, kasi ang Pransya ay mga atheismo ang mga tao sa Pransya. At doon siya dinalani na anghel doon sa lugar ng Pransya kung saan ang mga atheismo na existed sa panahon na. Ay sabi na, nakukuha ninyo yung ating interpretation, yung mode of interpretation. Ang wilderness, it signifies, no, walang Diyos na pinopromote. No? Ang Panginoon,
signifies wilderness. No? At the eastern sa patanglian, kasi ito yung responsable kung bakit nasugatan na papal supremacy. At ano kasunod sa Francia? Di ba ang Francia, ilang taon lang sila? Tatlong taon lang at kalahati. Kasi mayroong ginagampanan ang Francia sa history. Siya ang dahilan kung bakit masugatan ang papacy. Nakukuha niya? Kaya sabi niya, yung hayop na nakita mo, that was. Pero itong atheist mo, kung saan ka dinala, is not. Nakukuha niya? At anong kasunod na bumangon sa Francia? Amerika. Ang kasunod na bumangon sa Francia, kasi ang Francia is about 3 years lang ang kanilang revolution to unite Europe. 3 years in the half lang, napalo sila doon sa Waterloo. At noon nawawala na nagiging at peace ng Europe, sumibol ang Amerika na hindi sa pamamagitan ng digmaan. Mapapansin ninyo, pagdating niya, ilan na nga lang, ito yung ikasipin. Pero pag mayroong ikain, at yung ikain na si symbol, one of the seven, kasi bumagsak na siya sa five, he will come to power again. Nakukuha ninyo yung ano, kaya one of the seven pa rin siya. Kaya yun yung interpretation sa Biblia. At alam ninyo ang Amerika, mga kapatid, mayroong isang libro na sumulat, sinulat ni Richard Nixon. Sabi niya dito, since the moment America started in one super power world. At yung sulat niya, alam niyo yung nilalaman ng aklat na ito, na ang America daw nag-challenge sa one of the super power world. Ang sinachallenge ng America ay ang power ng papacy. At alam niyo, ano po sila kung bakit ang Amerika sa uli kapanahunan magsasalita ng dragon after the sentence the power to papacy. Ayan, kasi ang hindi totoo na ang Amerika siya ang pinaka world power, mayroon pa ano, world power na magdita sa kanya. And that is the Scarlet Woman. Kasi ang babae na ating pinag-aralan ngayon, nakasakay talaga siya sa hayop. He always seeking the seventh power. Kaya mababalikan natin, mababalikan ninyo at siguro naiintindihan na natin, the beast that was, yung ikalima that is papacy. No? And is not yung atheism. And himself also that if yung that was magiging ikaet, kasi ang ikapito, magiging Amerika. Pero, mayroon pang kasunod na bumangon sa Amerika. No? Ang papasi kasunod sa Amerika, which is one of the seven kasi bumagsak na siya sa time. Nakuha ninyo ang ibig sabihin? Nakaintindihan ninyo ang ibig kong sabihin, mga kapatid? No? O hindi pa? Gusto ba ninyo maulitin natin? Naintindihan na. So, sa mga pansin ninyo, ang kung pito sila, ang aring kasunod sa Amerika, babalik sa kapangyarihan uli ang Santo Papa, pero he is one of the seven, kasi bumagsak lang siya sa ikalima. No? Ikalima, kasi hindi na siya pwede magiging walo, bumalik lang siya sa kanyang power uli. He regained his dominion and power after America. Magiging ikawalo siya. And east of the seven and is going to perdition. Alam niyo sa mga kapatid sa pinag-aralan natin ito, kung ating titingnan ang prophecy ngayon sa Biblia, anong bansa na tayo ngayon? Sa superpower. Ang Amerika. Pero anong kasunod na babangon sa Amerika na will arise this power again, yet will go into perdition? Ang papasin. Kaya nga pagpaupuwin siya ng Amerika, ibibigay ulit ang kapangyarihan ng Amerika, paupuwin ulit siya sa ibibigay ulit niya ang kapangyarihan, magiging superpower ulit ang papacy. Pero that, ito yung power niya will go into perdition matatapos na ang ating kapanahonan.
Kasi hahatulan na siya ng ating Panginoon ang darating na ating Panginoon. Kaya ngayon, ating ginagalawan ngayon, we are in the last moment of history. We are the last generation. Malapit na tayo. Ang programa na kapapahan, nakapinitrit na sa UN, sa Amerika, ang hinihintay na lang ang magbayan ng Diyos na masisiliwan. Ang pagkatapos ng sealing period, endpoint of identification. Kanina hapat yung identifying, na-identify natin yung hayop, yung power niya. Uulitin natin, magbibigyan ako ng walong identification. Paano pinalangin ang hayop na ito? Sabi niya, itong babae, itong hayop na ito is one of the seven, number one. Number two, the beast that was is not. The beast that was, at pinutukoy yung papasin na bumagsak, nakaraan na siya. No, kung saan si Juan doon siya sa wilderness is na, it means that also, dahil yung ikalima na bumagsak, magiging ikalit siya. Pero bilog siya sa seven, kasi pito lang yan sila. Hindi sila nagiging walo, bumalik lang siya. Nag-regain lang niya ang kanyang power niya. No? Kasi yung ibang mga kapangyarihan nung na bumagsak sila, hindi nakabangon eh. Yung Babylonia, nakabangon ba ang Babylonia? Hindi. Yung Middle Persia, nakabangon ba? No, ang Christian, ang Roma, nakabangon ba sila ng empire? Hindi. Pero ang kapangyarihan na nakabangon ulit na nakasama sa lima at papasin, makabangon ba ulit ang papasin? Yes. At ito'y pagbangon ng papasin will go into perfection. Sana naisintihan ninyo ngayong gabi. No? Yung ateismo, ang layunin lang sa pagbangon ng ateistin ay masugatan lang ang papasin. Pagkatapos masugatan ang papasin, nawala ang ateismo, sumimbo lang Amerika. Ngunit sa propesya ng Apocalypse 17, pagkatapos sa Amerika, ang ikalimang hari, babalik ulit siya sa kanyang kapangyarihan. Pero, tatagal pa ba siya? Hindi na. Will go into perfection. In himself also the age, ikabalo siya, had to make one with themselves, united the church and state, ikabalo, had to receive a deeply wound, was healed. Ano na papansin ninyo? Pinag-aralan natin yung Daniel, nasa Apocalypse 3:6, hayop siya na sugatan, pero yung nasugatan na hayop na ikakamatay, nabuhay ulit. Nung nabuhay siya ulit, ay, binalik ng Amerika, kanyang pawin. Oh, pero, kanyang sinasampas niya sa buong salibutan. Ang chapter 13 at chapter 17, hindi yun sila magkalayo. Magkatuwang sila ulit. Kung mayroong nabuhay na gumaling sa sugat sa chapter 16, sa chapter 17, mayroon din power na gumaling mula sa kanya. Sugal at bumaling ulit sa kanya. Kapangyarihan. Sana ngayong gabi rin yung mga nanonood natin sa YouTube. Siguro ngayon lang ninyo napakinggan ang ganitong tulo. Pero ito ay realidad na katuruan. Paano natin i-identify? Huwag ninyo i-interpret na si Juan ilagay ninyo sa lugar ng Patmos. Hindi ninyo makukuha ang tama interpretation. The ten horn which you saw are ten kings who have received no kingdom. Yet, but they receive another authority for 1 hour as king with the beast. Hindi ko nagsama ito sa ating talakayan ngayong gabi sapagkat malapit na tayo mag-life. Mapapansin ninyo mga kapatid, aking itatapit ang ten kings. Kasi sa buong kasaysayan ng Trinity na Trinity ni Satanas. Napapansin ninyo ang dragon, ilang sungay mayroon ang dragon? Sampo. Ilang sungay ang hayop sa Revelation 13? Sampo din. No? At ilang sungay ang binabanggit dito sa chapter 17? Sampo. At binabanggit dito sa chapter 17 ang sampung sungay, mga sampung hari. Ngunit hindi sila nagsisitanggap ng harian. Ngunit tatanggap sila ng harian in support to the beast. Pero ano katagal?
isang oras lang. Ipatabi ko ang buong, yung sampung, saan nagagaling itong sampung hari. At paano mangyayari, bakit isang oras lang? No? Ididitalin ko yan, pero bago yan, akin muna kita topic at chapter 14, 15. Kailangan maunawaan natin yung judgment sa Hayop kasi ang 70s, pinapakita niya ang judgment. Halika, ipapakita ko ang babae na itatulan. Kailan ba nangyayari ang paghatol sa babae? No? Bakit siya nakatulan? Atin niya ipatalakan at pambukas ating pag-aralan ang chapter 14, 15. At ano ba alam ko ba? Merkulis. So, we miss ating pag-aralan at ang Magidong Wal. No, so, we miss. At sa Bernes, ating pag-aralan ang Tengkin. Tapos, sa Sabado, ating pag-aralan sa uling bahagi. I-try ko na, isisiksik ko na yung 18 at saka 19, isama ko na. At sa Sabado, ating pag-aralan ang 1,000 years. Bilisan natin. At saka, New Heaven at New Earth. Matatapos tayo sa New Heaven and New Earth. Sana ngayong gabi, mga kapatid, nagiging malinaw sa inyo ang Revelation 17. Na pinag-aaral ko ito ngayon, alam niyo, matagal na pag-aaral ang ating ginagawa. Isang layunin ko lang, maitigay ko sa inyo ang tamang interpretasyon sa Biblia. At nagpapasalamat ako ng Diyos, hindi nagkukulang. Ginagamit niya ating mga pastor na nagtuturo sa YouTube. Sinesearch ko sa inyong mga pastor natin na pwede natin mapagkukulang. So, nagpapasalamat ako ang Panginoon, mayroon na magandang interpretasyon na madala natin sa Iglesia. At hindi lang ito napakinggan sa ating Iglesia, mapakinggan na ito buong sanlibutan. Ang maraming nag-aaral sa kapitulong ito, hindi nila naintindihan. Pero ngayong gabi, ang misteryo sa chapter 17, hindi na isang misteryo na hindi malinaw na. Ang papacy will come to his power again. Yet, his power is going to tayo po'y manalangin, mga kapatid. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami, Ama, sa kapahayagan na inyong pinagawa ngayong gabi. At inyong pinagbaba ang aming Iglesia sapagkat narinig namin ang kapahayagan nito. Pero hindi lang ito mapapakinggan, Ama, ang aming pagpapahayag nito ay hindi lang sa putikahoy kundi nilagay na namin sa media. Ang media ang bato na magsasalita. Hindi namin kayang pangaralan ang buong mundo. Pero nagpapasalamat kami sa teknolohiya ngayon na ang mga bato pwede na magsasalita. At aming hinihiling, Panginoon, pagpapalain ninyo ang ministeryo ito. Nawa, ano man ang aming tinuturo o paano ito naunawaan ng aming mga kapatid ngayon, madala ito sa buong sanlibutan. Yung mga tao na gustong maghahanap, nagnanais maintindihan, pinapanalangin namin sila, Panginoon. Yung lahat na nagnanais makaunawa, tulungan ninyo sila na mabubuksan ang mga video namin at kanilang mapapanood. Umasa kami, Panginoon, na magbubungay ito ng mga kaluluwa, mga taong maliligtas dahil sa pangangaral na ginagawa namin ngayon gabi. Salamat naman sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Salamat sa iyong pangunguna sa gawain inyong ginagapalan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na muli namin katanggapin. Sapagkat ito po'y aking hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.